nakatanggap ng blessing sa kanya. Amen po ba? Ako po pala si Oliver Nolasco. Sa pa? Di, sa pa. Umpisa pa lang, marami ang struggle ng pagkakaroon namin, especially ako. Talagang nagbayad sa akin, hindi ko pera talaga, hindi nag-sponsor lang. Natasabi ko, mamayaran na lang sa'yo pagka dumating yung sakot ko. Ang problema namin, kasi ano yun eh, parang LBC, kailangan ng pictures. Naku, wala ka akong pictures, paano yan? Last date na ng filing. Sabi ko, sige, tignan ko sa wallet ko. Pagka minakita akong pictures, kahit isa lang, sasama ako. Ang binuklan ko yung wallet ko, meron akong pictures taken ng 2006 pa yun. Sabi niya, sige, pwede na yan. Isa lang word, isa lang nag-ano sa akin na word. Kalooban ng Panginoon na mapunta sa Altar's Gate. Bakit? Nang una, yun nga, yung blessings na kasama. Tapos, umakit ng Baguio, talagang may ubot si Puna ko para kumitrang kaso. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Ang dalangin ko ay Lord, paano ko tama worship? Paano ko makapag-replace? Tapos si Kuya Oliver yun, no? Anong ginawa sa akin ng Panginoon? Nasa Baguio, malamig. Ewan ko kung ano klima ngayon. Sa Bulacan, mainit pa. May ubot si Puna ko. Umiinom ako ng gamot. Nung tumuntong ako sa Baguio, nag-pray kami. Yung second day, inanggal ni Lord. Okay lang, baby. Okay lang. Mag-worship ako sa kanya nung walang yung alinlangan. Second gift na binigay sa akin. Lakad lang kasi, lakad. Meron akong gift of vision. I'm glad, and I'm so blessed. Sinild ni Lord dito sa Altar's Gate, yung gift of vision. Gift ng Holy Spirit, na gift of vision. Kaya nung following day na mga pagsamba natin, nakikita ko, talagang may mga angel scenes together with us, may liwanag, nilita ko kasi pa. But then, adjust I do kaya. Believe that this light is Holy Spirit that guided us every time na mag-praise tayo kay Lord. Then, yun pa, isa pang revelation sa akin ni Lord. Madalas ko tinatakasan sa CI, Christmas Institute, Prayer Mountain, Encounter. Lagi kong tinatakasan ang calling sa akin ni Lord. Sabi ko, Lord, paano magiging karapat-dapat sa'yo? Makasalanan akong tao. Sabi ko gano'n. Anong ginawa niya sa akin? Sabi niya, anak, taliktan mo, talikuran mo ang kasalanan mo. Maglingkod ka sa akin. Ngayon, ang word na sinabi niya, marami na akong pagpapalang ibinigay sa'yo. Ngayon, ako, dinilig kita, pinagpala kita. Ngayon, ako naman ang pakinggan mo. Naiintindihan mo ba? Dali. So ngayon, pagbaba ko ng Baguio, pagbaba ko sa church namin, ako ang magiging halimbawa ng mga kabataan sa amin. Papa. At start from Sunday, I'm searching for how to be a servant, how winning the soul. Dahil hindi ko maatin na ako lang ang maliligtas, pero ang iba hindi. Purihin ang Panginoon. Okay, we have just two here ready. Ito na lang ba ang huli? Kung meron pa, we would like you to line up yourself here. The treatment doon na kayo. At kayo ang ikatlong. Kung meron pa po dyan, bago natin. Dahil kung wala, tataposin natin ito and we'll go to another business of the kingdom. Kung wala nang susunod sa tatlo na ito, okay? God's morning po sa lahat. Ako po si Joy. Ako po ay isang kabataan metodista ng Bayombong, Nueva Vizcaya. Alam ko po sa sarili ko na sinagmit ko na yung sarili ko kay God. Kami po kabataan metodista sa church namin. Halos lahat ng bakanteng oras namin sa church talaga na ito. Alam ko talaga sinagmit ko na yung sarili ko. Pero, hindi talaga mawawala sa kabataan na magduda. So, kapag nagsasalita yung mga pastor dito, sasabi na, kausap ko si God, sinabi sa akin ni God ganito, ganyan. Well, totoo. Palaga lang, sinagot ka ni God. Sabi ko. Yan, kasi sabi nila, pagkakasabi, literal ang dating sa akin, like, kinausap niya ako, sabi niya nga ganito. Okay. Ganun talaga ako. Akala ko sa smile shutter. But then, marami akong hindi kaya i-give up. But last night, something happened. Kami po ng group namin, lumabas kami. Kasi after po ng service kagabi, nagutom kami kasi sobrang hyper kabataan. Ganyan, nagutom kami. Then unexpectedly, may aksidente po kami na-meet sa daan na muntikan na ako
ma-follow ng tubo ng strangers kasi nag-away sila. Natakot ako, tumakbo ko. Hindi ko alam na ako yung sinundan. So, andito ako sa gitna. Andito yung may hawak ng tubo. Tapos, ito yung papaluin niya. Na-cover up ko siya. Like, kung hindi pa ako hinila ng dalawang kasama ko, siguro basag ang ulo ko kaya. So, sabi ko, God, you really move in mysterious way. And now, full-heartedly, wala po akong duda sa inyo. And yes, God seeing you things. Nabago po ako. Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you very much. Then, magandang umaga po sa inyo. Matapos si Fairville Tita Mayo. Kabang-kabaka nga eh. Almost linoon bilang si Jesus. Bawa mo ulit po, amoy. Bawa mo ulit po, amoy. Ang akin pong testimony, actually, iniisip ko po kanina ako ang sasabihin ko. And then, nagre-reminis po ako dun sa past. 1, 2, 3. Nung buhay ko po, nung ako po ay bata, hanggang ngayon. Yeah, rumusod ka ng konti dun. Umawi kang konti kay mama. Ako po talaga ng disgrasya. Yan. Nung ako po ay bata, twice po akong nabangga ng tricycle. Kaka lang. Tinamaan po yung dito ko. Ewan kung bakit hindi tinamaan dito. Nabuhay po ako. Kinis. Tapos, inatake po ako ng asthma. Muntik na naman po ako namatay. Tapos, pinakain po ako ng panis na pagkain ng big gerber po ata yun. I almost died again. And then, when I was grade 5, nalaglag po ako sa puno ng malunggay. Nabali na naman po yung kamay ko. Dami naman. Recently po, ang disgrasya ko, yung ako po ay nandoon sa school po namin nung ako po ay nagtuturo at ako po ay nakipaglaro. Ay. Nakipag-swing-swing po ako doon sa kasama kong mas malaki po sa akin. At nung ako, siya po ay hindi ko nasalo, natalisod po ako, nahulog ako, nabali na naman po yung paa ko. Sabi ko, Lord, ang dami na. There's so many things that happen in my life that I can't even explain and I don't even know. Bakit hindi pa ako natutuloy na? Kanino to? Doon sa nakaupo niya. Bakit naman? Teka. Kaya wala, tapan mo ako. Ako pa nakagitna sa inyong dalawa. Aside from the disgrasya physically, marami rin po ang emotional na mga disgrasya. Rick. Kaya po yung mag-deserve si Pastor Joseph kagabi regarding relationships and man and woman, the line and everything. Sabi ko, oh, I can relate. Talaga naman, sabi ko. And when I came up here, I just broke up with my girlfriend. And I was contemplating if I did the right thing. And when Pastor Joseph told those things about do not joke with unbelievers, sabi yan. Ako lang. Be not young with unbelievers. Sabi ko, I made the right choice. Thank you, Lord. And because of that, at saka hindi lang po yun, sa buhay ko po, ang dami-dami ko pong mga naging experiences. Ako po ay president ng annual conference MYF po doon sa amin. Ako po ay isang teacher, ako po ay isang, ang dami ko pong ginagawa. And hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang purpose ng Panginoon, pero andun po yung calling sa heart ko that I should go into the ministry full-time, maging preacher. Yun po talaga yung desire ng heart ko. I don't know, yun po ang nakikita rin po sa akin ng aking mga magulang. Pero ako po ay isang nurse by profession, so I don't know which to prioritize. And sabi nga po, seeing God's new thing. And I know that magtatapos na po ang taong ito. Ay, magtatapos na po yung